Doc, ano po ang gamot sa may nanasan na lumalabas sa ari? Simula na ma-stroke po ay hirap na akong umihi. Magkakaanak po pa ba ako pag naoperahan ang varicocele? Pwede mo ba sa high blood at mataas na sugar level ang spirulina? Twilight, of course, thank you sa AM Valenzuela sa paghiram ng kanilang venue. Ako po ang inyong friend urologist na si Dr. Joseph Lee. Ilan sa inyong mga katanungan ay pinadala sa akin ngayon ay sasagutin ko na dahil dito sa aking channel. Tanong nyo, sagot ko. Mula kay Macmac by 3730. Dok, ano po ang gamot sa may nanasan na lumalabas sa ari? Ay, dapat magpa-check ka. Now we have to closely monitor the history of your sexual encounter with anybody. Okay, either your partner or another individual na maaaring nakuha mo yung infection. Okay, dapat magpa-check tayo, magpa-examine. Urinalysis, during culture, through blood examination. Kasi kadalasan, ang mga lumalabas na nana ay may indikasyon baka meron kang sexually transmitted infection. Okay? So ngayon, pag tinanong mo sa akin anong gamot ng nana, okay, we have to find out and try to identify the causative organism. And most of the time, lalo na dito sa ating bansa, ang causative organism is Neisseria gonorrhea or gonorrhea itself, no? Dalayan ng sexually transmitted infection. Kailangan pa-checkan bago resetahan ng doktor. Hindi pwede basta na lang iinom ng gamot o magpapareseta ng gamot na hindi nakikitaan ng ebidensya ng doktor. Bakit mahalaga ang maskuri bago ang reseta? Of course, kasi baka hindi ugma or anti-align ang riniseta mo sa lumalabas na nana na sinasabi natin, no? You have to pre-evaluate your patients first before giving antimicrobial. Ano po ang posibleng komplikasyon sa pag-inom ng antimicrobials na walang riseta? Prolonged intake of antimicrobials can cause Stevens-Johnson syndrome, which is an allergy of excessive overdoing or overdosage of antibiotic or antimicrobial, which is very, very critical in patient, and it may cause mortality in the future. Okay? So, dapat ingat-ingat lang tayo. Ha? Mula kay Clarissa Castor 526. Dok, simula na ma-stroke po ay hirap na akong umihi. Kada 10 minutes ay nahihi ako. Normal naman ang creatinine at kidney ko. Sa pantog po daw ang problema. Now, if you have stroke, you have neurogenic bladder. You call that neurogenic bladder. Ibig sabihin, yung sensory stimulation mo sa pantog ay hindi na medyo nakokontrol ng ating central nervous system, which is the brain, no? So, nagkaroon ng division yan, either the parasympathetic or the sympathetic nervous system. Okay, is there any cure to that? It will take a while. It should go for therapy. It should go for neurotransmitter dynamic evaluation, di ba? Para makita natin kung ano yung balik. Are there medications for that? Siguro these medications are temporary to alleviate us yung sinasabi natin pag hindi pag-control ng pag-ihi, no? So, ito, kailangan ma-evaluate, maigi. We might end up asking you to do urodynamic study para makita natin kung meron other problems in the future, okay? Mula kay Eric, magkakaanak po ba ako pag naoperahan ang varicocele? Of course! Now, varicocele is problems with the valves of your testicular vessels, which cause engorgement and non-adequate perfusion to your testicles. Okay, most of the time, your varicocele is corrected by varicocelectomy, surgical yan. Either it's unilateral or bilateral, so kino-correct natin surgery. Okay, now kung sinasabi natin, kung may varicocele ka, ay makaka-apekto sa fertility mo, yes. Lalo na pag yung sperm cell mo ay mababa, no? It doesn't mean na may varicocele ka, maganda ang sperm count mo, hindi ka makaka-impregnate o makaka-practice. Pwede pa rin, no? So, it's not the direct
or it's not directly correlating. Okay. It is not directly coordinating with sinasabi mo na varicocele, tapos may low sperm count ka, oligospermia, or azoospermia, pwede ka nang magkaroon ng fertility problem. You have to check the number of sperm count pa rin. Okay? So, yun. Mula kay William Abad, pwede po ba sa high blood at mataas na sugar level ang spirulina? Yes. Yes at yes. For hypertensive and hypercholesterolemic or even high blood sugar or patient with diabetes mellitus type 2, maganda ang Genesis Organic Spirulina kasi meron tayong anthocyanin, phytosterol, phytochemicals, or even flavonoids that will help regulate your hypertension and blood sugar. At yan ang sagot sa inyong mga katanungan. Huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell. Post your question in the comment box below dahil dito sa aking channel. Tanong nyo, sagot ko. Muli ako po ang inyong Twilight Friendly Urologist na si Dr. Joseph Lee saying, hello but never goodbye. Thank you for watching.